Hindi maitago ng dalagang si Kara ang inggit, lalo na't nakikita niya ang pinsang si Sandra na lumalabas mula sa universidad na pinapasukan nito. Noon pa man ay gustong-gusto niya na talagang makapagsuot ng uniformeng pangkolehiyo. Pero dahil nga sa hirap ng buhay ay kahit sekundarya ay hindi siya nakapagtapos. Bukod kasi sa kapusila ay nagsunod-sunod rin ang kamalasan sa pamilya niya. Nabaldado ang kanyang ama dahil sa isang aksidente sa pinagtatrabahuhan nito sa construction site. Ang ina naman niya ay may dinaramdam na rin sakit, kaya naman ginagawa na rin ni Kara ang lahat para makatulong sa mga magulang niya at sa mga bayarin nila sa bahay. Kara, dito ka ba nakapwesto? Nasaan si tita? Hindi mo ba kasama? Panimula ni Sandra na tinutukoy ay ang ina ni Kara na si Aling Melba. Hindi ko na muna pinasama insan at medyo nahihilo daw siya eh. Bukas nga ay sasamahan ko siyang magpa-check up sa clinic para mabigyan kami ng libreng gamot sa munisipyo. Nga pala, may mga tinda akong dala, baka gusto mo. Ipinakita nito ang laman ng maliit na basket na dala-dala niya. Uy, saktong-sakto at nagugutom na ako. Teka, tatawagin ko muna mga kaklase ko sa loob para makabili rin sila ng paninda mo. Teka lang Kara, hintayin mo ako dyan. Tumangutang mo si Kara bilang tugon at pasensyadong hinintay ang pinsan. Maya-maya lang ay nagsilabasan na ang iba pa nitong mga kaklase at walang kaarte-arteng bumili ng kanyang mga paninda. Nang maubos na ang mga dalang paninda, ay nagpaalam na rin si Kara kay Sandra at nagpa siyang uuwi na. Nilalakad niya lang ang layo ng bayan papunta sa bahay nila dahil mas makakatipid siya kapag ganoon. Bago dumiretso sa bahay nila ay bumili muna ng lutong ulam ang dalaga at bigas na rin para pag-uwi agad siyang makakapagsaing. Nay, Tay, nandito na po ako. Sigaw niya sabay lagay sa basket sa mesa at naupo saglit para makapagpahinga ng ilang minuto. Natutulog pa ang tatay mo anak at masakit din daw ang ulo niya. Dulot na rin siguro to ng mainit na panahon at biglang uulan tuwing hapon. Kaya nga po nay eh. Nga pala, may binili po kong ulam nay. Teka lang po at magsasaing na po muna ako. Ay hindi na anak, ako na ang magsasaing. Magpahinga ka na muna at buong araw kang kumayod. At iyang damit mo. Nako, baka natuyo na ang pawis mo dyan at ikaw naman na magkasakit. Magbihis ka na muna doon, ako na ang bahala dito. Sigurado po kayo nay? Kaya ko pa naman po. Ako na dito anak. Sige na, magbihis ka na muna doon. Wala nang ang nagawa si Kara kundi sundin ang gusto ng ina at magbihis na muna sa kanyang silid. Nang matapos ay bumalik na rin siya sa kusina para makipagkwentuhan dito. Nakainom po ba ng gamot si tatay nay? Kung wala pa, ibibili ko po siya. Nabilhan ko na siya kanina anak. May natira pa naman akong pera dito na ibinigay mo noong nakarang linggo. Mabuti naman po kung ganun. Bukas po, isama na rin natin si tatay sa pagpapa-check up nay, para mabigyan din po siya ng gamot. Nako, muntik ko nang makalimutan anak. Ang alin po nay? May lakad kasi ako bukas, tsaka hindi ko na kailangang magpa-check up dahil maayos na ang pakiramdam ko. Ang tatay mo na lang ang samahan mo sa clinic. Oh, saan po kayo pupunta? Tanong ni Kara sa kanyang ina. Nagpunta kasi dito si Maring Lydia at inalok ako na pumalit sa kanya doon sa mansyon ng mga Monte Claros. Malaki ang sahod at hindi naman ganun kabigat ang trabaho dahil andon niya na lang ang naroon. Ang anak niya naman ay madalang lang umuwi sa mansyon dahil sa kondo daw iyon namamalagi. Papatusin ko na anak, sayang naman kasi lalo pa ngayon na kailangan talaga natin ng pera. Nay, may sakit po kayo. Isa pa, nandito naman ako eh. Kaya ko pong magtrabaho. Plano ko nga pong pumasok na kahera o kahit anong trabaho. Basta may extra lang din ako. Anak, kaya ko pa. Nahilo lang ako ng konti, masyado ka nang nag-alala dyan. Sige na ha, ang tatay mo na lang ang isama mo bukas. Pero nay. Sige na anak, huwag ka nang makulit. Sayang naman kasi. Nag-aalangan man pero wala na rin nagawa pa si Kara, kundi ang payagan ng kanyang ina. Masakit mang isipin na sa edad nilang iyon ay kailangan pa nilang kumayod para magkapera. Pero dahil hindi na rin sumasapat ang kinikita niya ay wala siyang magagawa. Kinabukasan ay ang manalamang niya ang sinamahan niyang magpunta sa klinik. Hindi siya nagtinda ng araw na iyon dahil ayaw niya rin iwanan ang ama ng mag-isa sa bahay nila.
lalo pat hirap itong makahakbang. Hapon na nang dumating ang ina niya galing sa mansyon ng mga Monte Claros. Napansin naman agad ni Kara na paika-ika ang ina niya, kaya naman sinalubong na niya ito para alalayan papasok ng bahay. Nay, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong niya dito. Oo naman anak, nahilo lang ako sa biyahe at medyo sumakit din ng kaunti ang balakang ko. Pero kahit ganun pa man, masaya pa rin ako dahil may trabaho na ako at bukas na agad ako magsisimula. Linguhan ang uwi ko at tuwing kinsinas ang sahod. Nay, sigurado po ba kayo dyan? Baka mamaya hindi kayanin ang katawan mo at mas lalong lumala yung sakit na nararamdaman mo. Anak, mas lalong lalala ang sakit ko kapag wala akong trabaho. Ika nga nila, mas lalo kang mai-stress kapag wala kang pera. Nga pala, kamusta naman ang tatay mo? May nireseta bang doktor para sa kanya? Pag-iba ng usapan ng ginang. Opo, nay, at binigyan naman po kami ng libreng gamot. Kailangan lang daw niyang magpahinga. Tsaka nay, nasabi na rin ni tatay sa akin kanina na hindi daw po siya sang-ayon dyan sa trabaho mo. Alam ko anak, at pag-uusapan namin to ulit mamaya. Wala naman tayong ibang pagpipilian eh. Mahirap tayo, kaya kahit matanda na kailangan pa rin natin kumayod para magkapera. O siya, at kakausapin ko na muna ang tatay mo. Nasa kwarto ba siya? Opo nay, tugon naman ni Kara. Dumaan pa ang ilang mga araw at nakapagsimula na si Aling Melba sa pangangatulong sa mansyon ng mga Monte Claros. Habang si Kara naman ay pinagpatuloy rin ang paglalako ng mga paninda niya. Nagpapasalamat naman siya dahil kahit paunti-unti ay may kinikita talaga siya sa araw-araw at may pumapasok na pera sa kanyang pitaka. Ngunit isang hapon, dahil medyo walang benta, ay naisipan na lamang ng dalaga na umuwi para makapagpahinga na muna. Habang pauwi ay ganoon na lamang ang panalamig ng kanyang katawan nang munti ka na siyang mahagip ng isang sasakyan. Natapon pa ang dala niyang basket. Mabuti na lamang at pulido ang pagkakasara niyon at hindi natapon ang laman na siyang itinitinda niya. Dahil do'y galit na pinagpag ni Kara ang suot at pumunta sa harapan ng kotseng munti ka na siyang mabundol. Hoy! Ano ba? Lumabas ka dyan sa sasakyan mo! Sigaw ng dalaga. Lumabas naman ang driver niyon at agad na humingi ng pasensya sa dalaga. Pasensya na po talaga ma'am, hindi ko po talaga sinasadya. May sugat po ba kayo? Tanong sa kanya ng driver ng kotse. Wala kuya, pero ang katawan ko dinaig pang isang bangkay dahil sa lamig. Hindi ba kayo tumitingin sa daan na... Hindi pa man nakakatapos si Kara sa pagsasalita ay nagsalita na ang isang baritonong tinig na nuoy kalalabas lamang ng sasakyan. How much do you need, miss? Tanong nito na mas lalong nagpataas sa kilay at dugo ng dalaga. Ano? Oh, I guess hindi mo naintindihan ang sinabi ko. Tatagalugin ko na lang para mas maintindihan mo. Turan ulit ng lalaki. Excuse me? Kahit hindi ako nagtapos ng high school ay naiintindihan kong sinabi mo kanina. Mas malinaw pa sa kinabukasan mo. At no, hindi ko kailangan ng pera mo. Ang gusto ko, mag-sorry kayo sa akin. Sunod-sunod na ani ng dalaga. Nag-sorry na nga ang driver ko, di ba? Now, can you let us go and mind our business? Tumabi ka na dyan dahil hindi ako magbabayad ng bills mo sa ospital kapag nabundol kita. Besides, wala naman talagang kasalanan ng driver ko. Ikaw itong halos nasa gitna ng daan eh. Wika naman ng lalaki na waring ayaw magpatalo kay Kara. Aba, sorry na nga lang hinihingi ko tapos ganyan ka pa. Hay, kung minamalas ka nga naman oh, wala pa akong benta masyado ngayon. Nakahanap pa ako ng ganitong kausap sa daan. Alam mo, okay na sana kami ni Kuya Driver eh. Bigla ka pang humirit dyan. Of course, this is my car. At nakakasagabal ka sa daan. Kung ayaw mo naman pala ng sorry, edi babayaran ka na lang namin. Total, parang isa na rin naman to sa modus mo eh. Magpapabundol para mabayaran. Over my dead body. Bakit ko naman gagawin iyon? Kahit kakarampot lang ang kinikita ko sa paglalako ng pagkain sa kalsada, may pera ako at proud ako dahil pinaghirapan ko to. E kayong mga nasa politika, iilan na lang ang anis sa inyo. Marami nga kayong pera pero korap naman. Politika? Mukha ba akong politiko? Naiinis na tanong ng lalaki. Hindi ko alam, basta ang alam ko mukha kang mayor. Che! Hirap ng dalaga at dali-dali nang humakbang palayo sa kanila.
Hindi naman agad nakapagsalita ang binata dahil sa pagkabigla. Sa buong buhay niya kasi, ngayon pa lang siya nasabihan na mukha siyang mayor. Maya-maya ay hindi napigilan ng lalaki na tanungin ang kanyang driver na abala sa pagmamaneho. Manong, mukha ba talaga akong mayor? Rinig pa niya ang mahinang pagtawa ng driver bago sumagot. Hindi naman po, senyorito. Nagsisinungaling ka eh. I can feel it. Isa pa, narinig ko mahina mong pagtawa dyan, Manong. So tell me, be honest with me. Hindi naman ako magagalit. Mukha ba talaga akong mayor? Medyo, sir. Naikuyom ng binata ang mga kamao dahil sa inis. Hindi siya naiinis sa ipinagtapat ng driver, kundi naiinis siya dahil ngayon pa lamang niya napagtanto na totoo ngang mukha siyang mayor dahil sa datingan niya. Samantalang si Kara na may gigil na gigil pa rin pagdating na pagdating niya sa bahay. Tila nahalata naman iyon ng kanyang ama kaya nagtanong agad ito sa kanya. Anong nangyari sa'yo anak? Bakit parang hindi maipinta ang mukha mo ngayon? Wala tay, may nakasalubong lang akong hambog na tao sa daan na hanggang ngayon ay kumukulo pa rin ang dugo ko. Sagot naman ni Kara sa ama. Talaga? Sino naman yon anak? Wala po, hindi ko rin naman po yung kilala. Nga pala tay, may tira pa po ako dito sa tinda ko. Baka po nagugutom kayo dyan. Teka at ihahain ko muna. Salamat anak. Matumal ba ang benta ngayon? Sobrang tumal, tay. Kaya imbis na mapanis to, kainin na lang po natin. Ganito naman talaga sa negosyo, diba? Minsan matumal, minsan malakas. Nga pala, tay. Uuwi ba si nanay ngayon para masundo ko po siya sa terminal? Ay, oo nga pala. Tumawag ang nanay mo sa akin. Bukas pa daw siya ng umaga uuwi dahil nahilo na naman daw siya kanina. Pero maayos na daw siya ngayon. Binigyan daw siya ng donya ng 2 araw para magpahinga. Pero may sahod pa rin siya sa 2 araw na pagliban niya. Talaga po itay, ang bait naman po pala ng donya. Pero sana okay lang po talaga si nanay. Sinasabi ko na nga ba eh, hindi niya kaya. Kung noon ay kaya pa niya pero ngayon mukhang malabo na. Marami na kasi siyang iniindang sakit. Pag-alala ni Kara sa kanyang ina. Yun din ang paulit-ulit na sinasabi ko dyan sa nanay mo anak eh. Pero talagang matigas ang ulo nun. Minsan nga nahihiya na ako sa'yo, sa inyong dalawa. Dapat kasi ang padre de pamilya ang kumakayod para sa buong pamilya. Pero kayo na tuloy itong nagtatrabaho. Ako walang pakinabang. Tay, malaki na po ang ambag mo sa mga buhay namin ni nanay. Wala namang may gusto sa nangyaring aksidente sa inyo eh. Huwag na po kayong malungkot at huwag niyo pong isipin na wala kayong pakinabang. Dahil malaki po ang role mo sa buhay namin ni nanay. Kaya sige na, bago pa tayo magdrama dito, kumain na lang muna tayo. Pilit na iniiba ni Kara ang usapan nila dahil alam niyang nalulungkot ang kanyang ama. Hanggat maaari ay ayaw niyang maramdaman nito na wala siyang pakinabang para sa kanilang pamilya. Kinabukasan ay si Kara na mismo ang sumalubong sa ina sa terminal. Inalalayan naman niya agad ito maski pagsakay sa tricycle papasok sa sityo nila. Bakit mo ba ako inaalalayan anak? Okay naman ako ah. Tila nagtataka pang wika ng ginang. Nay, nagsumbong po sa akin si tatay. Kaya ka daw liliban ng 2 araw sa mansyon ay dahil nahihilo kayo. Sinabi ko naman sa inyo eh, huwag na kayo magtrabaho. Pag-aalala ng dalaga. Mabait ang donya anak. Mabait nga po pero may sakit po kayo. Si nanay naman oh, ang kulit-kulit. Kaya ka nga nagmana sa akin, di ba? Pero maayos na ako anak. Ayaw ko pa nga sanang lumiban dahil nahihiya ako sa donya. Papasahurin pa rin kasi niya ako kahit wala ako doon sa mansyon. Tama lang po ang ginawa ng donya, nay. Kaya ngayon, huwag na po kayong magreklamo dahil aalalayan ko po talaga kayo hanggang sa pagpasok natin sa bahay. Anak naman. Hep, kakasabi ko pa nga lang nay eh. Huwag na po kayong magreklamo. Tara na po. Natawa na lamang ang ginang at mahinang kinurot ang tagiliran ng dalaga. Dahil tunay ngang nagmana ito sa kanya sa katigasan ng ulo. Natapos ang 2 araw na pahinga ng ginang ay hindi pa rin talaga maganda ang pakiramdam niya. Hindi pa kaya ng katawan niya na pumasok at magtrabaho. Pero hindi rin naman siya pwedeng manatili dahil walang papasok na grasya kapag nakatambay lamang sila doon. Kaya kahit masakit ang katawan at medyo nahihilupay, pinilit niya pa rin makatayo. Melba, pumirmi ka nga muna dito sa bahay. Ikaw naman oh, ang tigas ng ulo mo.
naiinis na ring wika ng asawa nitong si Mang Ben. Ben, kailangan kong bumalik sa mansyon. Nakakahiya na sa donya. Pagdadahilan niya sa kabiyak. Mas nakakahiya kung papasok ka nang wala pa sa kondisyon. Ano ka ba naman? Oh, Nay, Tay, nasa labas pa lang po ako pero rinig na rinig ko na pong sagutan ninyo. Ano po bang nangyayari? Ayos lang po ba kayo? Pagsabat naman ni Kara, nanooy kakapasok lamang sa bahay nila. Eh, itong nanay mo anak eh, nagmamatigas na naman. Masakit pang katawan niya at nahihilo pa daw siya pero babalik na doon para magtrabaho. Sumbong ng kanyang itay sa kanya. Nay, huwag niyo pong pilitin ang katawan mo. Alam ko pong nahihiya na po kayo sa donya, pero hindi pa po kayo okay. Kapag okay na po kayo, ihahatid ko pa po kayo sa terminal. Pero ngayon, huwag na muna, Nay. Kara, kailangan natin ng pera. Naawa na ako sa iyo eh. Sunog na sunog ng balat mo sa paglalako ng mga pagkain para lang magkapera tayo. Malakas pa naman ako eh. Asus, anong sunog? Morena talaga ako, Nay. Proud Filipina. O sige, ganito na lang. Magpahinga na lang po muna kayo dito kasama si tatay. At ako na po muna ang papalit sa inyo sa mansyon. Okay po ba? Suhestyon ng dalaga sa mga magulang. Ano? Ikaw ang papalit sa akin? Ay nako anak, wag na. Mabilis na pagtanggi naman ng ginang. Nay, ako na po muna. Kapag okay na po talaga kayo, saka na ako aalis. Kaya sige na po, para hindi ka na malungkot dyan, tawagan na natin ang donya at ipaliwanag mo na sa kanya na ako muna ang papalit sa'yo. Okay ba, Nay? Wala nang nagawa pang ginang kundi ang tumango. Totoo naman kasi na hindi pa niya kayang bumalik sa mansyon dahil mahina pa ang katawan niya. Agad nilang tinawagan ng donya at ipinaliwanag naman ni Aling Melba ng anak niya munang si Kara ang papalit sa kanya pansamantala. Pumayag naman ito, kaya dali-dali na rin nag-impake si Kara para makaalis na. Pagdating sa terminal ay sumakay na siya ng bus. Hindi naman umabot ng isang oras ang biyahe. Papunta sa subdivision ay kinailangan niya pang sumakay ng tricycle. Pagbaba niya ay kinailangan niya pang maglakad papasok hanggang sa makarating sa mansyon ng mga Monte Claros. Pinagbuksan naman agad siya ng gwardya at sinalubong pa ng isang matamis na ngiti ng donya. Ikaw ba si Kara, Melba's daughter? Glad to meet you, Iha. Magiliw na bati nito. Ako nga po, Donya. Pasensya na po kung ako po ang nandito. Si nanay kasi kahit hindi pa niya kaya, gustong gusto nang bumalik kasi nahihiya na daw po siya sa inyo. Kaya ako na lang po munang pumalit para hindi na po siya gaanong mag-isip. Nako, don't mind it. Huwag ka mo niyang isipin iyon dahil okay naman ako dito. May iba pang maids din naman ako dito. Iyang nanay mo talaga. O siya, Iha, nakapag-breakfast ka na ba? May pagkain pa doon sa kusina. Kumain na po ko, Donya. Sisimulan ko na lang po agad ang mga trabaho dito. Pagkatapos kong mailagay ang damit ko sa kwarto ni nanay. Ah, yes. Yes. Doon. Doon ang kwarto ng nanay mo. Sabay turo ng Donya sa isang silid. Tumango naman agad si Kara at malugod na nagpasalamat sa Donya bago tinungo ang silid ng ina. Maliit lamang iyon pero kasya ang dalawang tao. Malinis din sa loob at pansin niya ang double deck na naroon. Marahil ay may kasama ang nanay niya sa loob ng kwarto kaya dalawa ang kama doon. Maya-maya lang ay muling bumukas ang pinto at pumasok doon ang isang matandang babae na sa tingin niya ay mayordoma ng mansyon. Ang donya ang nag-utos sa akin na puntahan ka dito. May kasamang nanay mo dito at sa ibabaw kahihiga. Diyan siya pumapwesto. Nasa kaliwang bahagi ang kabinet niya kaya dyan mo ilagay ang mga gamit mo. Bawal ang maingay, bawal ang babagal-bagal sa trabaho at bawal makipagchismisan sa mga kasamahan mo sa trabaho. Bawal magreklamo. Bawal lumabas ng lampas alas 10 ng gabi at dapat alas 6 pa lang ng umaga, nasa living area na ang lahat para paghandaan ng araw at ang mga gawain sa bahay. Nakatoka ang nanay mo sa paglilinis ng mga kwarto. Pagtatapon ng mga basura tuwing gabi sa araw ng Miyerkules at ang paghahatid ng pagkain kung sakaling ayaw bumaba ng donya o di kaya ang senyorito. Naiintindihan mo ba isa-isa ang mga sinabi ko? Pahabang paliwanag ng mayordoma sa kanya. Opo, opo, naiintindihan ko po. Pagtango niya pa dito kahit ang totoo'y hindi naman talaga niya na proseso ang lahat ng sinabi nito sa kanya. Mabuti, kasi ayaw ko ng mga mahihina ang memorya.
Pagkatapos mong magbihes, kumain ka na muna. Pagkatapos ay gawin mo ang mga nakatoka sa'yo. Muling turan ng matandang babae. Pwede po bang magtanong? Ani naman ni Kara dito. Ano yun? Diba ang gagawin ko lang po ay maglinis ng kwarto, magtapon ng basura at maghatid ng pagkain sa taas. Paano kapag nagawa ko na po ang lahat ng iyon? Ano na lang po ang gagawin ko? Pwede po ba akong tumulong sa iba? Tanong muli ng dalaga. Hindi. Ang nakatoka lang sa iyo ang gagawin mo. Kapag tapos ka na, pwede kang pumasok dito sa silid mo't matulog o magpahinga. May tanong ka pa ba? Paliwanag muli ng ginang sa kanya. Wala na. Wala na po. Salamat. Hindi na nagsalitang muli ang mayordoma at umalis na ng silid. Doon pa lang naibuga ni Kara ang malalim na buntong hininga dahil inaamin niyang kinakabahan siya sa aura ng matanda. Pagkatapos niya magbihes ay sinimulan niya na ang kanyang trabaho. At dahil maagang natapos iyon ay pumasok na lamang siya sa silid at agad tinawagan ng kanyang ina. O anak, kamusta ka naman ba dyan? Nako nay, okay lang po. Kaya lang itong mayordoma niyo dito, nakakatakot. Parang tigre nakakain ng tao eh. Rinig pa niya ang paghagigig ng ina sa kabilang linya, kaya natawa na lamang din siya. Pero mabait naman po silang lahat dito, Nay. Kayo po, huwag po muna kayong magkikikilos dyan, ha? Huwag yun na po munang iisipin ng Donya at nasabihan ko na po siya. Mag-iingat ka dyan, anak, ha? Kapag maayos ng pakiramdam ko, pwede ka nang umuwi dito. Pasensya ka na. Nay, okay lang po, no? O sige po, papatayin ko na po munang linya, Nay, ha? Mamaya na lang po ulit. Paalam niya dito, sabay patay sa linya. Nagdaan pa ang ilang mga araw at medyo nasanay na si Kara sa trabaho niya sa mansyon. Naging kaibigan na rin niya ang kasama niya sa kwarto na si Megan, na matanda lamang sa kanya ng 4 na taon. Ito ang lagi niyang kakwentuhan at kasangga kapag isa sa kanila ang napagalitan ng mayordoma. Hanggang isang umaga, maagang nagising ang lahat. 6:00 pa lang ay dapat nasa living area na sila para magtipon-tipon. Doon na rin bumaba ang mayordoma at binilang pa sila kung kumpleto na ba. Ngayong umaga aalis ang Donya dahil pupunta siya sa airport para sunduin ang senyorito. Kaya kayong lahat ngayon wala munang maglilinis dahil may kanya-kanya kayong trabaho. Ang iba mamamalengke at ang iba naman ay magluluto. Kitang-kita ni Kara ang saya sa mukha ng iba nilang kasama, lalo na ang mga kaedaran lamang niya. Kaya naman nang makaalis na sila ni Megan para mamalengke, ay doon na niya ito tinanong kung bakit pati ito ay masaya sa inanunsyo ng mayordoma. Anong meron, Megan? Bakit parang ang saya ninyo? Siyempre naman, Kara. Darating na naman kasi ang senyorito eh. Sana nga lang mas manatili pa siya ng matagal dito sa mansyon. Bakit? Nasa ibang bansa ba siya? Usisa pa ni Kara. Hindi no, nasa Pilipinas lang naman siya. Pero minsan may business trip siya at conference sa ibang bansa. Noong nakaraan dumating siya dito, pero dumaan lang saglit tapos dumiretso na siya sa kondo niya at dun siya nanatili. Hay naku, Kara, kapag makita mo talaga si Senyorito Liam, tsak mapapanganga ka sa kagapuhan niya. Iyong tipong wala ka ng planong ipikit ang mga mata mo dahil gusto mong nakatitig lang lagi sa kanya. Kinikilig na sa ni Megan habang nagkukwento. Nako, halata namang bet na bet niyo yung si Liam, kaya sige, sa inyo na yan. Hindi na ako sasali sa pila at baka madagdagan pa ang karibal niyo eh. Pagbibiru pa ni Kara kay Megan. Okay lang no, hanggang paghanga lang naman kami. Alam naman namin na wala kaming chance kay Senyorito. Isa pa, bata pa yon at kung hindi ako nagkakamali, kaedaran mo lang yata, Kara. Sa mga sinabi pa lang ni Megan ay nakatitiyak na si Kara na sobrang gwapo nga siguro ng binata. Halata naman na halos lahat ng kasamahan niya sa mansyon ay nagpakawala ng isang matamis na ngiti kanina nang marinig ang pangalan ni Liam. Pagkatapos nilang mamalengke ay dumiretso na sila sa pag-uwi. Nagtulong-tulong na rin sila sa pagluluto para mas mapadali ang kanilang ginagawa. Nang matapos eksaktong tanghali ay ang saktong pagdating naman ng isang kotse. Formation! Nandyan na ang Donya at Senyorito. Utos agad ng mayordoma na dali-dali rin nilang sinunod. Kitang-kita nila ang pagpasok ng Donya at ng anak nitong lalaki. Kaya doon na nila sabay-sabay na binanggit ang inanunsyo nila para batiin ang kadarating lang na binata.
Maraming salamat sa inyo. I'm glad to see you all again. Wika pa ni Liam. Ngunit ang ngiti sa mga labi ni Kara ay unti-unting nawala nang mamukaan niyang senyorito. At kung hindi siya nagkakamali, ay ito ang kaparehong lalaki na muntika na siyang mabundol ng sasakyan. Anak siya ng Donya? Itong mayabang na to? Natanong niya sa kanyang isipan. Pero dahil ayaw niyang magtama ang mga paningin nila, dahil baka mamukaan din siya ng binata, ay todo iwas si Kara dito. Sa buong tanghalit hapon ay nagtagumpay naman siya sa pag-iwas sa binata. Pero kinagabihan, nang sabihin ng mayordoma na sa kwarto nakakain ang senyorito dahil pagod ito, ay doon na parang tambol ang dibdib ni Kara. Nakulang na lang matanggal na sa katawan niya ang kanyang puso dahil sa kabang na darama. Oh, ano pang ginagawa mo dito? Akala ko nasa taas ka na. Kanina pa nakahanda ang pagkain ng senyorito. Bungad na mayordoma nang maabutan siya nito na nakatayo pa rin sa kusina. Pwede po bang... Kara, bilin ko sa'yo na bawal magreklamo. Ikaw ang nakatoka dito kaya huwag mong ililipat sa iba. Kumilos ka na. Doon pa lamang siya bumalik sa ulirat at dali-daling kinuha ang food tray at dahan-dahang dinala iyon paakyat sa kwarto ng senyorito. Nang nasa tapat na siya ng pintuan ni Liam ay huminga muna siya ng malalim bago lakas loob na kumatok. Come in! Rinig niyang sigaw ng binata mula sa loob ng silid nito. Kaya doon na niya dahan-dahang pinihit ang doorknob para makapasok. Kita niyang nakatuon lang ang atensyon ng binata sa laptop nito. Kaya agad niyang inilagay ang pagkain sa side table. Ito na po ang pagkain mo, sir. Aalis na po ako. Wika niya. Akma na sanang aalis si Kara nang biglang nagsalita si Liam. Teka muna. Bakit po, sir? Naiwika pa rin ni Kara kahit ang totoo'y kabadong-kabado na siya at para na siyang mabibingi sa kabog ng kanyang dibdib. Ganyan ka ba makipag-usap sa amo mo? Umarap ka. Nang mga sandaling iyon ay wala nang ibang hinihiling si Kara kundi ang sanay kainin na siya ng lupa para bigla siyang makatakas sa senaryong iyon. Pero dahil imposible naman ang kahilingan niya, kaya sa huli humarap pa rin siya dito. Doon na napangiti ng tipid si Liam na para bang nang aasara. Kaya pala parang narinig ko ng boses mo eh. I knew it. Ikaw ang babaeng modus. Po? Sir, I mean senyorito, hindi po iyon modus. Totoo po yun. Ano yun? Sasadyain ko talagang magpasagasa para sa pera? Eh paano kung natuluyan ako? Okay na, I got it. Akala ko kasi magdedenay ka na hindi ikaw yun. Well, hindi mo rin naman ako maluloko dahil kabisadong kabisado ko na ang boses mo. Ikaw ba naman nasabihan na mukhang mayor? Doon pa lamang napagtanto ni Kara na iba na ang hairstyle ng Karap at hindi na rin parang mayor ang porma nito. Sorry na po, hindi ko naman yun sinasadya eh. Nadala lang ako ng galit ko noon. Pasensya na talaga, sir. Huwag mo naman po akong tanggalin sa trabaho ko. Pakiusap ni Kara sa binata. Sino bang may sabi sa'yo na tatanggalin kita? Si mamang nag-hire sa'yo, kaya siya lang ang may karapatan na tanggalin ka. Besides, na-offend man ako sa sinabi mo, thank you pa rin dahil at least, alam ko na all these years, mukha pala akong mayor. Gustong matawa ni Kara ng mga sandaling iyon, pero pinipigilan niya lang. Salamat po, sir. Pwede na po ba akong umalis? Paalam niya dito. Nope. Mamaya ka na umalis after kong kumain. Po? Eh, sir, babalik naman po ako dito eh pagkatapos mo po agad kumain. Just do as I say. Kapag sinabi kong mamaya ka na bumaba after kong kumain, iyon ang gagawin mo. O baka naman gusto mong sabihin ko kay ma'am na tinawag mo kong mukhang mayor that day. Ang laki-laki na, sumbongero. Bulong ni Kara sa sarili. Pardon? Wala. Wala, sir. Sabi ko nga po, dito lang ako uupo at magmamasid sa'yo. Dito lang po talaga ako. Okay lang ako. Pilit pa niyang ngiti dito. Naiinis si Kara pero pinipigilan niya lang sa kadahilan ng amo niya pa rin ang kaharap. Ayaw niyang masisante sa trabaho dahil hindi naman talaga ito original sa kanya. Dahil trabaho ito ng kanyang ina. Kaya sa araw-araw na pananatili ni Kara sa mansyon ay ang pagtitiis niya sa binata. Minsan kasi ay parang sinasadya na ng binata na inisin siya o utusan siya.
para lang asarin at pikunin ito. Hanggang isang gabi, kakahiga pa lamang noon ni Kara nang biglang pumasok si Megan sa silid nito. Kara, pinapatawag ka ni Senyorito. Na naman? Mag-aalas dyas na. Ano bang pakay niya? Naaasar na tanong ng dalaga kay Megan. Hindi ko rin alam, Kara. Bastang sabi niya, papuntahin ka daw sa room niya. Ang swerte mo naman. Lagi mong masasolo si Senyorito Liam. Naku, Megan. Wala ka lang ideya. Kung pwede lang din talaga na makipagpalit sa'yo, eh gagawin ko na. Kaso parang tigre naman talagang mayordoma. O siya, sige. Mamaya na tayo magkwentuhan ulit at pupuntahan ko na muna si Sir Liam. Padabog siyang bumaba mula sa kanyang higaan at nagtungo sa kwarto ng kanyang amo. Kinatok niya muna ito at nang marinig ang pagpapapasok ni Liam ay doon na siya pumasok. Ngunit agad rin nalaki ang kanyang mga mata nang makitang natatakpan lang ng tuwalya ang ibabang bahagi ng katawan ng binata na mukhang maliligo pa lamang. Sir, hindi pa po pala kayo handa. Bakit niyo ako pinapasok? Nauutal niyang wika. Ready for what? Humarap ka nga? Bakit? First time mo ba makakita ng abs? Gustong sagutin ni Kara ang binata na hindi, pero iyon ang unang beses niyang makakita ng live na may paayudang pandesal sa gabi. Ngunit kahit ganoon pa man ay nagawa pa rin niyang labanan ang kabang nadarama at hinarap ng taas noo ang binata na nooy nakaupo na sa kama nito. Hindi po sir, hindi ko po first time para lang alam mo. Taas noong wika niya dito. That's good, iyon naman pala eh, dapat huwag kang maging awkward dyan. By the way, pinatawag kita dahil gusto kong magpatimpla ng gatas sa baba. Gatas? Umiinom po kayo nun? Oo naman. Sige na, ipagtimpla mo na ako at gusto ko na pagkatapos kong maligo, mainom ko na yun. Pinal na wika nito at pumasok na sa banyo. Doon pa lang nakahinga ng malalim si Kara at bumaba na rin para magtimpla ng gatas. Nang matapos ay bumalik siyang muli sa kwarto ni Liam. Nang makita niya namang nasa banyo na ito ay dali-dali na rin siyang bumaba at nagtungo sa silid na namamawis. Kara, anong nangyari sa'yo? Ba't para kang galing sa gym? Pawis na pawis ka. Tanong pa ni Megan sa kanya. Shhh! Patayin na lang natin ang ilaw. Antok na antok na ako. Pagpapalusot niya pa at tumakit na sa higaan para makatulog na. Kinabukasan, klarong-klaro sa refleksyon ng salamin ang pag-itim ng ilalim ng kanyang mga mata. Ang totoo kasi niyan ay alas dos ng madaling araw na siya nakatulog. Dahil kahit ipikit niya ang mga mata, ay mukha pa rin talaga ni Liam ang kanyang nakikita. Kaya naman sa roll call ng alas 6 ay na-late pa siya ng ilang minuto. Dahilan para pag-initan na naman siya ng mayordoma. Mukha kang puyat, Kara. Anong oras ka ba nakatulog kagabi? Kasi po... Huwag ka nang magdahilan. Dahil kahit alauna o madaling araw ka nang natulog, ang concern ko ay dapat alas 6 nandito na kayong lahat sa roll call. Hindi 6:01, 6:02, kundi 6 o'clock. Bulyaw ng nanggagalaiting ginang sa kanya. Sorry po, Mayordoma. Hindi na po talaga mauulit. Talagang hindi na mauulit. Dahil lahat ng mga kasamahan mo, lalong-lalo ka na ay dapat sumunod sa patakaran dito sa mansyon. Alam mo ang responsibilidad mo dito. Ngayon, kung hindi mo na kaya, tawagan mong nanay mo at sabihin mong magpapapalit ka na. It's okay, Manang. Tinig ni Liam na nooy na sa hagdanan at pababa papunta sa kanila. Senyorito, good morning po. Sa'yo din, Manang, at sa inyong lahat. Huwag mo nang pagalitan si Kara. It's all my fault. Kagabi kasi, imbis na nagpapahinga na siya, ay pinatawag ko siya sa taas para ipagtimpla ko ng gatas. And after that, hinintay din po niyang matapos ako sa pag-inom para mailagay niya ang baso sa baba. Paliwanag ng binata sa mayordoma. Kaya po pala, pasensya na po, Senyorito. Hindi ko po kasi alam. Paghingi naman ang paumanhin ng ginang. Okay lang. Sige na, mag-breakfast na muna kayo bago nyo simulan ng mga trabaho ninyo. At ikaw, Kara, dalhan mo ko ng pagkain sa kwarto ko. Utos nito sa dalaga at pumanhik muli sa kanyang silid. In all fairness, Kara, niligtas ka ni Senyorito sa mainit na tingin sa'yo kanina ng mayordoma. Bulong agad ni Megan pagkatapos ng roll call. Magtatrabaho ba kayo o magchichismisan? Megan, nakapagdilig ka na ba sa mga halaman sa garden at sa may harapan ng gate? Ikaw, Kara, nadalhan mo na ba ng pagkain si Senyorito Liam sa taas?
Hindi pa po, Mayordoma. Eh ano pang ginagawa mo? Kilos! Agad namang nabuwag ang dalawa at nagkanya-kanya na sa kanilang mga gagawin. Sa kabilang banda naman, nakaupo lamang sa kanyang kama si Liam habang isa-isang nilalagay sa luggage niya ang iilang mga damit nang marinig niya ang pagkatok ni Kara. Pasok! Sigaw niya. Nakita niyang pumasok ang dalaga at dumiretso sa side table pero wala itong imik kaya siya na ang bumasag ng katahimikan. Bakit hindi mo ako hinintay kagabi? Sorry po sir, inaantok na po kasi talaga ako eh. Nasa banyo pa din po kasi kayo noon kaya umalis na po ako. Pasensya na po talaga. If that is the case, you owe me one. Oh? Gulat na tura ni Kara. Kumuha ka pa ng pagkain doon at saluhan mo ko sa breakfast. Po? Muling wika niya. You know what? Puro ka po. Sige na, bago ko pabawiin ang sinabi ko kay Manang at pagalitan kanya. As if namang iyon ang rason ng pagpupuyat mo, no? Dahil sa pagkakaalam ko, alas 10 ako natapos sa pagligo at nakababa ka na. Meaning, it's either may iba kang iniisip o mas tamang sabihin na baka akong iniisip mo. Panunukso ng binata sa kanya. Diyos ko naman, napakahangin ng kaharap ko. Ito ba talaga ang almusal ko? Bukod sa sermon galing sa mayordoma ay ito naman. Bulong ng dalaga. May sinasabi ka ba? Wala po sir, ang ibig ko pong sabihin, opo, bababa na po ako at kukuha ng pagkain. Okay na po? Pilit niyang tawa pero nang tumalikod siya ay sapo-sapo niya ang sariling ulo. Pagbaba ay sakto namang naroon si Megan kaya lumapit na ito sa kanya. Uy, naubos man ni Senyorito ang dinala mong pagkain kanina. May halong gulat at pagtataka sa boses ni Megan. Hindi, hindi pa nga kumakain eh. Saad naman ni Kara sa kaibigan. Ah eh, para saan yan? Nagtatakang tanong nito. Para daw sa akin. Para sa'yo? Yun ang sabi niya. Ewan ko ba dun Megan, masisiraan na yata ako ng bait eh. Hindi ko alam kung bakit trip na trip niya akong pagtripan. Sira, pero sa atin lang to Kara ha. What if gusto ka ni sir? Ano? Megan naman, masamang biro yan ha. Sira ka talaga. Anong masamang biro? Dream came true kaya yan para sa iba, lalo na sa akin. Pero oo nga, totoo at possible. Kilala kasi namin si Senyorito Liam. Kapag nandito yan, pinakamatagal ay 3 days. Pero ngayon, magdadalawang linggo na. Pati nga si Donya ay naninibago eh. Pero masaya naman daw siya dahil nagtagal si Senyorito dito. Mahabang nita niya ni Megan. Ano ka ba naman? Baka naman trip niya lang magtagal dito. Hindi pagsang-ayon ni Kara sa sinabi ni Megan. Hindi ah, pero kung ikaw ang rason, baka doon, maniwala pa ako. Baka nga totoong gusto ka ni Senyorito eh. Panunukso pa ni Megan sa kanya. Natigil lang yun na makita nilang nasa kanila na ang mga mata ng mayordoma. Muling umakyat si Kara sa silid ni Liam at noon na nga sila nagsabay sa pagkain. Naiilang man pero nilabanan pa rin iyon ang dalaga dahil ayaw niyang isipin ng binata na gusto niya ito, kaya siya naiilang. Sir, pwede po bang magtanong? Sa wakas ay panimula niya. Sure, ano yun? Bakit kayo nag-iimpake? Oo, napansin mo pala. May business conference kasi kami sa Korea. And all the well-known businessmen are coming, including me. Kaya heto, nag-iimpake na naman ako. Later after breakfast ay sasamahan ko pa si Ma'am na magpasalon kasi hiling niya yun eh. Sagot ni Liam sa tanong niya. Kailan naman po ang alis mo, sir? Muling ulirat niya dito. Mamaya. Mamaya madaling araw. And if you're going to ask kung kailan ako babalik, baka sa Sabado pa. Mahangin na tugon nito. Hindi na lamang kumibo pa si Kara at ipinagpatuloy na lamang ang pagkain. Nang matapos ay sinimulan na rin niya ang nakapending na trabaho sa baba, habang si Liam naman ay gumayak na rin kasama ang donya. Pagdating sa salon ay matyaga niyang hinintay na matapos ang ina. Pero habang hindi pa natatapos ay doon na nagsalita ang ginang. Ngayon ko lang nahalata, iho. Kakaiba na palang look mo, no? Hindi na ang nakagisnan mo noon. Yeah, ma'am. Paano ba naman kasi? May isang babae na nagsabi sa akin na mukha daw kong mayor at nasaktan nun ang ego ko. Really? Who's that brave girl, ha? Huh?
Natatawang tanong ng Donya. Mom naman. Nagbibiro lang ako anak. But seriously, may napapansin ako. Bakit nasa mansyon ka lang for the whole 2 weeks? Bakit mom? Ayaw mo na ba ako sa mansyon? Napapailing namang pabalik tanong ni Liam sa ina. Alam mong hindi yan ang ibig kong sabihin anak. We both know na kapag wala kang trabaho ay sa kondo ka namamalagi. Pero bakit ngayon nasa mansyon ka for the whole 2 weeks? Walang bar, walang pasyal except kapag nagaya ako. Puna nung Donya sa binata. Well, wala. Wala lang mom. I just miss you. Oh, anak kita Liam. Kahit baho ng utot mo alam ko kaya hindi mo ako maluloko. Bakit nga? O sige, kung ayaw mong magsabi ako na lang ang hula. Do you like Kara? Kung may ininom na tubig lang si Liam ng mga sandaling iyon ay tsak na ibuga na niya dahil sa pagkagulat sa naging katanungan ng ina. Mom, bakit naman kayo umabot sa ganyang tanong? It's obvious anak. Nakita ko rin kanina kung paano mo pinagtakpan si Kara kay Manang para hindi siya mapagalitan. You really like her, huh? Pang-aasar pa niya sa anak. Mom! I know, Liam. I know magdedenay ka lang and I won't force you. Sige, eto na lang. Kara's not a regular maid sa mansyon, anak. Ang nanay niyang si Melba ang maid ko. But since may dinaramdam pang nanay niya, kaya siya munang pumalit temporarily. Gwapo ka, mayaman, maimpluwensya. Pero pwede ding hindi ikaw ang tipo ni Kara. Panguhuli ng ginang sa kanya. What do you mean, mom? See? You're interested. It means gusto mo nga siya. Wala naman. Nasabi ko lang yon para i-corner ka. Kasi kung hindi mo siya gusto ay wala lang sa'yo kung sabihin kong baka hindi ikaw ang tipo niya. Pero sa reaksyon mo pa lang, I knew it. You like her, iho. Fine. As if namang may maitatago talaga akong sekreto sa'yo, mom, no? Pero yes, I like Kara. To be honest, siyang nagsabi sa akin na mukha daw kong mayor eh. First encounter namin yun. At naimbier na talaga ako. Hindi ko naman aakalain na nasa mansyon lang pala siya. Pag-amin ni Liam ng nararamdaman sa ina. Don't worry, son. I'll keep this as a secret muna. At least I know. Natawa pa ang Donya. Ginabukasan, alas 4 pa lang ay gising na si Kara. Dahil sa pag-aakalang maaabutan niya si Liam bago ito makaalis. Pero bigo siya dahil hindi niya ito nakitang lumabas. What are you doing here, Kara? Maaga pa. Tinig ng Donya na kababa lamang ng hagdan. Wala po Donya. Maaga po kasi akong nagising at hindi na po ako makatulog. Kaya sinubukan ko pong lumabas muna. Pagdadahilan niya sa ginang. Okay then, bumalik ka na muna sa loob at malamig pa dito sa labas. Bumaba lang ako para uminom ng gatas. Ay, ipagtitimpla ko na po kayo, Donya. Okay, thank you, Kara. Iyon naman ang ginawa ni Kara at sumunod na rin ng matanda sa kusina. Ikaw, magkape ka na rin para mainitan yung tiyan mo kahit papaano, Kara. Mamaya na lang po, Donya. Salamat po. Sige, ikaw ang bahala. You know what? Nagpa-alarm ako ng 2 a.m. kasi 2 a.m. ang alis ni Liam. Pero I failed to wake up. Kaya heto, pagising ko wala na si Liam sa room niya. At may note lang siyang ibinili na nakaalis na siya. Hindi alam ni Kara pero nakaramdam siya ng lungkot sa sinabing iyon ng Donya. Ang buong akala pa naman niya ay hindi natuloy si Liam. Pero alas 2 pala ito umalis at nahuli na siya ng gising. Sa ilang araw na wala si Liam sa mansyon ay tila nag-iba ang araw-araw ni Kara. Wala nang maingay, wala nang palautos at wala nang nang-aasar sa kanya. Nang magbiyeres naman ay ganoon na lamang ang sayang kanyang nadama nang maalalang bukas na ang uwi ni Liam. Pero kasabay din noon ay ang kalungkutan sa mukha niya nang tawagan siya ng ina at ipaalam dito na babalik na siya sa mansyon. Nay, sigurado po kayo? Baka gusto mong magpahinga muna, Nay. Okay na po ba talaga kayo? Paninigurado pa ni Kara sa ina, pero ang totoo ay gusto pa talaga niyang manatili sa mansyon. Okay na ako, anak. Sinabihan ko na rin ng Donya at pumayag na siya. Magpahinga ka na dito. Huwag mo na akong alalahanin. Napabuntong hininga na lamang si Kara dahil sa naging balita ng kanyang ina. Normal naman siya agad na nagpaalam sa Donya. At bukas na bukas nga ay uuwi na siya. Mamimiss kita, Kara.
Basta promise ko sa'yo, hinding-hindi ko sasabihin sa nanay mo ang tungkol sa inyo ni Senyorito Liam. Malungkot na paalam ni Megan sa kanya. Kahit sa maikling panahong magkasamang dalawa ay naging malapit sila sa isa't isa. Megan, ano ba? Mamaya niyan may makarinig pa sa'yo eh. Baka isipin pa nila na may namagitan nga sa amin ni Sir Liam. Sige na, aalis na ako. O siya, sige, magkikita pa ba tayo ulit, Kara? Ewan ko, Megan, pero baka. Sige na at baka maiwan na ako ng boss. Ngiti pa ni Kara dito at sa iba pang mga kasamahan. Malungkot na lumabas ang dalaga sa subdivision at nagtungo ng terminal para makasakay na ng boss pa uwi. Ngayon din ang araw ng uwi ni Liam, pero wala siya doon. Hindi niya maipaliwanag ang lungkot sa kaloob-looban niya nang sandaling makarating siya sa bahay nila. Masaya siya dahil makakasama niya na ang kanyang nanay at tatay, pero nalulungkot din siya dahil hindi niya na makikita si Liam. Teka, bakit nga naman ako nalulungkot? Ay, ano ba itong nangyayari sa akin? Bulong niya sa sarili at pumasok na sa loob ng kanilang tahanan. Nakabalik na rin ang ina niya sa mansyon, kaya wala na rin nagawa pa si Kara kundi ang bumalik sa paglalako ng mga pagkain sa kalsada. Pumesto siyang muli sa labas ng paaralan ng pinsang si Sandra, at sa muli ay nakita niya ito doon. Pinsan, kamusta naman? Bakit ngayon lang kita nakita ulit dito? May nangyari ba? Wala naman, Sandra. Si nanay kasi hindi magandang pakiramdam niya, kaya ako na munang pumalit sa kanya sa pangangatulong sa mansyon ng mga Monte Claros. Mansyon ng mga ano? Monte Claros? Gulat na tanong ng pinsan niya. Oo, bakit? Walang kalatoy-latoy namang sagot ni Kara. Oh my! So nakita mo na rin ang uniko iho nila? Si Liam Miguel Monte Claros? Kinikilig na tanong ni Sandra na parang may sumapi sa kanya. Oo, nakita ko na siya. Kilala mo siya? Oo naman, Kara. Isa siya sa well-known businessman sa bansa. At hindi lang yun, pantasya din siya ng bayan. Tila kinikiliti pang wika ni Sandra. Gwapo ba siya sa personal insan? Tanong muli nito kay Kara. Hindi agad nakasagot si Kara sa naging tanong ni Sandra. Agad naman niyang nakita ang imahe ni Liam sa kanyang isipan. At hindi niya na namalayang nakangiti na pala siya. Hoy, pinsan, okay ka lang? Okay lang ako. Tsaka oo, gwapo si Liam. Pag-amin niya kay Sandra. Kaya pala napakatamis ng ngiti mo dyan, ah. O siya, pabili ako ng pangmerienda dyan sa paninda mo. Sa paglipas pa ng mga araw at gabi, kahit pinipilit ni Kara na ibaling sa iba ang atensyon niya, ay bigla pa rin lumilitaw ang mukha ni Liam sa kahit saang sulok ng bahay nila. Minsan pa nga'y kahit sa pagkain niya, pagising, pagtulog, o di kaya'y pagligo, ay nakikita niya pa rin ang imahe ng gwapong binata. Hanggang isang Sabado, sa saktong pag-uwi ng ina niya'y sama-sama muli silang naghapunan, nagkwentuhan at nagtawanan. At nang matutulog na sana si Kara, ay doon na pumasok ang ina sa loob ng kanyang silid. Matutulog ka na ba, anak? Opo, nay. Patulog na po sana ako. Bakit po? Magpapamasahe po ba kayo? Hindi, ayos lang ako. Heto kasi at muntik kong nakalimutan. Ibinigay nito ang isang kahon kay Kara, dahilan para mangunot ang noo ng dalaga. Ano po to, nay? Hindi ko rin alam, Kara. Buksan mo para malaman mo. Doon na nga'y binuksan ni Kara at nanlaki pa ang dalawang mata niya sa gulat nang makitang isang gold necklace na may pendant na letter K ang naroon. Nay, mukhang mahal po ito ah. Saan mo po ito binili? Hindi makapaniwalang tanong ni Kara sa ina. Hindi sa akin galing yan, anak. Kukulangin pa nga siguro ang isang taon kong sahod sa mansyon para dyan eh. Kung ganun, saan po ito galing? Kay Senyorito Liam, anak. Kay Liam po? Pero... Anak, sinabi ng donya sa akin na gusto ka ni Liam. Nahihiya nga ako eh, dahil sino ba naman tayo? Mahirap lang tayo kung ikukumpara sa kanila. Pero sincero ang senyorito sa'yo. At sa katunayan yan, hinihingi niya na ang permiso ko. Pero syempre, kinausap ko muna ang tatay mo para sabay kaming magdesisyon. Permiso sa ano po, nay? Para ligawan ka, anak. At pumayag po kayo ni tatay, nay? Pumayag na kami kaysa naman dumugo ang ilong ko sa kaka-English niya senyorito, no?
Pero anak, ramdam kong totoo siya sa nararamdaman niya sa'yo. Yun nga lang, alam kong nag-aalangan ka rin. Siyempre, pumayag lang kami ng tatay mo, anak. Pero hindi ibig sabihin nun, didiktahan na namin ang magiging desisyon mo. Ikaw pa rin ang bahala. Oo nga pala, may isa pa. Eto. O sige na, huwag mo nang itago ang kilig mo dyan. Lalabas na ako ng kwarto mo. Nandyan na rin daw ang number ni Senyorito. I-text mo daw siya. Wika ng ginang sabay abot sa kanya ng isang cellphone bago lumabas ng silid. Walang ideya si Kara kung gaano na baka pula ang mukha niya ng mga sandaling iyon. Basta't ramdam niya ang pag-iinit ng buong mukha niya dahil sa kilig. Aminin man niya kasi o hindi, pero labis-labis ang kilig niya dahil sa ginawa ni Liam. Bukod doon, wala rin sa isipan niya na aabot ang binata sa puntong hihingi nito ang permiso ng ina't ama niya para siya'y maligawan. Binuksan niya ang cellphone na binigay sa kanya at bahagya pa siyang natawa dahil mukha agad ni Liam ang nakita niya sa wallpaper. Nang madako naman siya sa photo gallery ay doon na siya mas lalong humagalpak ng tawa. Dahil mga videos ni Liam ang naroon na nagsasabing miss na miss na siya nito. Natigil lang siya sa pagtawa nang mapansing may dalawang pares ng mata ang nakatingin sa kanya. At hindi naman siya nagkakamali dahil lang ituon niya ang paningin sa pinto ay naroon ang kanyang ina't ama na nakikimarites pa. Nay! Tay! Nahihiya at natatawa niyang sambit. Tinatawag mo ba kami, anak? Napadaan lang kami ng nanay mo. Pagpapalusot pa ng kanyang ama na siyang ikinatawa na lamang niya. Tinext niya si Liam at nagpasalamat dito. Simula nga noon ay nagtuloy-tuloy na ang kanilang pag-uusap. Sa katunayan ay bago matulog hanggang sa pagising ay katext nilang isa't isa. Hanggang sa isang araw tumawag si Liam at sinabing bibisita siya sa bahay nila para formal siyang ligawan. Bagay naman na siyang ikinalaki ng mga mata ni Kara. Liam, wag! Hindi pa ako handa. Ang ibig kong sabihin, hindi ko alam ang isasagot. Wala akong ideya. I know kasi sinabi ni Tita Melba yun sa akin. Kaya nagpaalam din ako sa kanya. And she said yes. Ano? Yep, at nasa labas na kami. Nasa... kayo? Hindi na nga yun napatay ang linya at dali-dali nang lumabas ng bahay. Kotse lamang ni Liam ang nakita niya. Dahil sadyain pa ang bahay nila at may maliit na daanan pa papasok. Kita niyang unang bumaba ang driver ni Liam at pinagbuksan ng pinto ang kanyang ina. Saka na sumunod si Liam na nakaporma pa. Tay! Tay! Pagtawag niya sa ama na hindi na nagulat dahil nakangiti pa ito habang nakatingin sa kanya. Tay, alam mong tungkol dito? Ngunit hindi pa man nakakasagot ang ama ay ang pagpasok na ng kanyang ina na sinundan naman ni Liam. Bumati pa ang binata sa kanyang ama at nagmano saka siya tinignan. Good day, gorgeous. Happy to see me? Ngiti nito. And oh, by the way, flowers for you. Sabay abot sa mga tulips na sobrang ganda sa paningin ni Kara. Kara anak, nandito si Senyo, este, si Liam. Para formal kang ligawan sa harapan namin mismo. Papayag ka ba? Tila may sariling isip naman ang iba't ibang parte ng katawan ni Kara at kusa na siyang tumango. Do'y seryosong inilahad ni Liam ang paniligaw niya sa dalaga. Kahit alam nilang tatlo na sobrang yaman nito, ay wala itong kaarte-arteng nakipagsabayan sa kanila sa pagkain ng mga pagkaing alam nilang bago lang sa panlasa ng gwapong senyorito. Wala namang naging problema ang mga magulang ni Kara kay Liam dahil mabait ito. Kahit pa man sobrang yaman nito, hindi rin sila nakakaramdam ng pagkailang sa binata dahil sa maganda nitong pag-uugali. Ito pa nga ang nagpasyang ipagamot at ipatingin sa doktor ang ama ni Kara, pero tinanggihan ito ng dalaga. Ayaw kong maisip mo ng Donya o kahit na sino na pinayagan kitang manligaw para lang maipagamot ko si tatay o makaahon kami sa kahirapan, Liam. Paliwanag ni Kara sa binata. Alam ko, wala ka namang hinihingi sa akin eh. In fact, lahat ng ialok ko tinatanggihan mo. But this time, please say yes. Awang-awa na ako sa tatay mo. Gusto niyang makalabas pero hindi niya magawa kung walang aakay sa kanya. Nasabi mo na rin naman sa akin noon na never niyo pa siyang napatignan sa doktor after that incident.
Baka may chance pang makapaglakad ng tatay mo, Kara. I'm not doing this para maka-score dahil naniligaw ko sa'yo. I'm doing this para sa tatay mo mismo. Kahit papaano ay naging malapit na rin ako sa family mo. And I can't afford seeing him na ganyan lang. Please, pumayag ka na. Ayaw man sana ni Kara sa ideya ni Liam, pero dahil alam niya rin na sincero ito sa pagtulong, kaya pumayag na rin siya. Niyakap niya ang binata dahil sa sayang na darama. Tinatignan nila ang ama niya sa isang professional na doktor na kilala ni Liam. Kahit 30% lang ang pag-asa nitong makapaglakad pang muli, pero prosigido sila. Dahil ka nga ni Liam, hanggang may porsyento, may pag-asa. Bukod doon, alam din ni Liam kung gaano kagusto ni Kara na makapag-aral. Kaya naman inalok niya itong tapusin ng sekundarya at may nakahanda na ring scholarship para sa kanya sa kolehiyo. Oh, baka tanggihan mo na naman yan, ha? Scholarship na nga yan eh, para pumayag ka na. Alam kong tatanggi ka dahil baka ano na naman ang sabihin ng ibang tao. Pero Kara, ano naman ngayon? Wala silang ambag sa buhay mo, sa buhay natin. Kaya pabayaan mo sila. Ang importante, alam ko at alam mong totoo. Payag na ako kahit after 20 decades mo pa ako sagutin. Basta pumayag ka lang na makapag-aral ka muli. Wala nang ang salita ang lumabas sa labi ng dalaga dahil sobrang emosyonal na niya ng mga sandaling iyon. Pumayag siya sa naging alok ni Liam at nangakong kapag nakapagtapos na siya at may nahanap ng trabaho ay babayaran niya ang lahat ng pagkakautang niya dito. Hindi man ito naniningil sa kanya, pero para sa kanya ay utang niya iyon sa binata. Kasabay ng masayang pagtatapos ni Kara sa sekundarya ay siyang pagsagot niya rin kay Liam. Doon pa lamang niya nakitang ubod ng saya ang binata. Sa isang mamahaling restaurant sila nag-celebrate kasama ang donya at ang mga magulang ng dalaga. Napuno ng tawanan, tuksuhan at halakhakan ng buong gabi. Hanggang sa mapunta na sila sa usaping pagpapakasal. Ma'am, kakasagot pa nga lang po sa akin ni Kara eh. Huwag na muna yan. But I'm always ready. Siya lang talagang iniisip ko. Gusto ko munang enjoy niya ang sarili niyang journey nang wala pang singsing sa daliri niya. I want her to be ready. Sad pa ni Liam sabay hawak sa kamay ng nobya. Darating naman po kami dyan. Sa ngayon, gusto ko munang magkolehiyo at makapagtapos para masuklian ko pong kabutihang loob ni Liam sa akin at sa pamilya ko. Love, hindi naman ako naniningil. Galing yun sa kaibuturan ng aking puso. Hindi ako tumutulong para magpabayad after. And besides, pamilya ko na kayo. Nako, ang mabuti pa, mag-toast na lang tayo for Kara's success. Saad pa ng donya na agad rin naman nilang ginawa. Pagkatapos ng pagdiriwang, hinatid na muna nila si Kara at ang kanyang mga magulang. Pagpasok naman ng mag-asawa ay doon palang nagka-oras si Liam at Kara na mag-usap ng sila lang. Na-pressure ka ba? Pasensya ka na kay mom kanina, ha? I bet gustong-gusto niya na talagang magkaapo. And so am I. But as much as I love to, nirirespeto din kita, love. I want you to enjoy every step you'll take. At gusto kong matupad mo muna ang mga pangarap mo na noon mo pa gusto. I love you and I will support you. Mahal na mahal din kita, Liam. At isa ka sa dahilan kung bakit nandito na ako sa punto ng buhay ko ngayon. Nakapagtapos na ako ng high school. Nung una ayaw ko pa dahil nahihiya na ako kasi sobrang late na para sa edad ko. Pero ikaw ang naging inspirasyon ko to move forward. At gusto ko na kapag natupad ko na talaga ang pangarap ko, nandun ka pa rin, kasama pa rin kita. Kaya please, hawakan mo lang ng mahigpit ang kamay ko at huwag na huwag mo kong bibitawan. Isang matamis na ngiti ang agad na pinakawalan ni Liam at hinawakan ang mga kamay ng nobya. I will stay by your side at kapag akong nangako, isa lang ang sigurado. Tututuhanin ko yun. I won't leave you, love. As long as I'm here, mananatili ako sa likuran mo to support you always. Mahaba-habang journey pa to, I know. Pero sana din katulad ko, higpitan mo rin ang paghawak mo sa kamay ko. And if hindi man tayong para sa isa't isa, Love, ano ba? Bakit ka ba umabot dyan? Nakakainis naman to. Natawa naman ang binata at sweet na pinisil ang pisngi ni Kara. Hindi ako natatawa, Liam. Nakakainis. I'm just kidding. Hindi pa nga ako nakakatapos magsalita ay nagreact ka na agad. Ang sabi ko, if hindi man tayong para sa isa't isa, wala tayong magagawa kundi ipilit na maging tayo talaga. You're mine.
just mine. Nawala ang pagtatampo sa sistema ni Kara at napalitan ng isang mapagmahal na ngiti. Doon na rin hinalikan ni Rhea Mandalaga sa noo, sa pisngi at sa ilong nito bilang pagpapaalam. Diyan na muna, saka na sa labi at nasa sasakyan pa si Mommy. Tawa pa ni Liam na siyang ikinatawa na rin ni Kara. Nag-enroll sa kolehiyo si Kara at kumuha ng business ad. Sa buong journey niya bilang isang kolehiyala ay laging nasa likuran ni Kara ang nobyong si Liam. Pero tulad ng ibang relasyon, may mga pagkakataon din na hindi sila nagkakaintindihan. Nagkakatampuhan at minsan na rin silang nawalan ng oras para sa isa't isa. Hanggang sa wakas ay nakapagtapos na nga ng kolehiyo si Kara with flying colors at sa mismong speech niya ay narinig ang lahat ng pangalan ng kanyang mga magulang, ang Donya at walang iba kundi ang kanyang nobyo na si Lia Monteclaros. Ang lahat ay nilaan niya sa mga taong nabanggit niya dahil sila ang bukod-tanging naging kasangga niya sa hirap at saya. Matapos ang graduation ni Kara ay nag-apply na siya sa mismong kumpanya ng nobyo. Gusto pa sana ni Liam na ilagay siya sa mataas na posisyon dahil alam niya ang kapasidad ni Kara, pero tumanggi ang dalaga. Mas gusto niyang sa ibaba magsimula para mas matuto pa siya. Are you sure, love? Pwede naman kasi kitang ilagay sa mataas na. Love, kilala mo ko. Ayokong maging dependent lagi sa'yo. Tsaka mas gusto ko din na pinaghihirapan kong posisyong ibibigay mo para sa'kin. Kaya huwag ka mag-alala, okay? Hayaan mo kong matuto step by step. At syempre, gusto kong nandun ka lagi sa bawat hakbang na gagawin ko. Pakiusap ni Kara sa nobyo. Of course, Kara. Kailan ba ako nawala? I'm always with you, love. Dahil mahal na mahal kita. Do'y isang masuyong halik ang agad nilang pinagsaluhan. Saglit lamang iyon pero ramdam nila ang pagmamahal sa isa't isa. Saya naman si Liam dahil saksi siya kung paano natututo ang nobya at paano nag-i-improve araw-araw ang skills nito pagdating sa trabaho. Ika nga nila, small achievements really does matter. Kaya naman kahit kaunting achievement pa lang ang nagagawa ni Kara, para kay Liam ay sobrang laki na nito. Napaka-importante para sa kanya. Kaya naman hindi pumapalya ang binata sa pagsurpresa sa nobya at pagsabi dito araw-araw na proud siya sa dalaga. Kasabay ng tuloy-tuloy na improvements ni Kara sa kanyang trabaho ay ang agaran niya ring pagka-promote makalipas lang ang 8 buwan sa kumpanya. Simula din noon ay nagsunod-sunod na ang magandang oportunidad para sa dalaga. Hindi lang sa karera na tinahak niya, kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Nakapaglakad na kasing muli ang kanyang ama. Hindi pa man gaano kahusay, pero nakakatayo na. Naglaan din siya ng kaunting puhunan para sa negosyong ibinigay niya sa mga magulang. Bukod doon, naipaayos rin niya ang luma nilang bahay at may 2 palapag na ngayon. Next goal, Nay. Tay, kotse naman po with driver. Ngiti ni Kara sa mga magulang habang masayang pinagmamasda ng bahay nila. Anak, masyado mo naman kaming iniisip ng nanay mo. Isipin mo rin ang sarili mo, si Liam. Nandyan siya lagi sa tabi mo at hindi siya nawala kahit kailan. Ani ng kanyang ama. Alam ko naman po yun, Tay. Pero gusto ko po na maging maayos muna ang buhay niyo ni nanay bago ko. Mahal ko si Liam at mahal ko din po kayo. Darating din po kami dyan. Paniniguro niya sa mga ito. Sa paglipas pa ng panahon ay tila sinapian ng swerte ang buhay at karera ni Kara. Kasabay ng isa pang muling achievement na iginawad sa kanya ay ang romantic proposal ni Liam para sa dalaga na siyang labis niyang ikinaiyak. I'm so happy na marami ka ng win sa buhay mo, love. Na-promote ka na and all. Pero this time, gusto ko naman na akong ma-promote to be your husband. And I hope this time, you're already ready. Karen Alicia Reyes, will you marry me? Maluha-luha na tanong ni Liam sa kanya. Yes, I will marry you, Liam Miguel Monteclaros, and I am ready, always ready. Napuno ng hiyawan ang buong paligid at ramdam nila ang pagmamahal sa buong gabi. At makalipas lamang ang 1 buwan ay ikinasal na agad ang 2 at naging ganap na mag-asawa. Napili nilang mag-honeymoon sa Europe. Kasunod noon ay ang magandang resulta. Dahil makalipas lang ang 2 buwan ay nagpositibo na ang pregnancy test kit ni Kara na siyang patunay na nagdadalang tao na siya sa first angel nila ng asawang si Liam.
Ngayon nga'y labis-labis na ang paghahanda nila sa paparating nilang baby. Malayo pa man ang kabuuan ni Kara, pero excited na silang maging isang ama at ina.